Okay, so now, so let's move into the structural aspect. First off, timber beams. Okay, timber beams. So, katulad din ng steel, so we have, mayroon siyang mga requirements, no? So, parang parehas lang naman sila. So, we have to check the flexural requirement, the shear requirement, the deflection, and lateral stability. So, these are the four requirements in designing timber beams. Yung lateral stability niya is nakahiwalay, pang-apat na requirement. Kung maalala niyo sa steel, diba yung lateral stability check natin sa steel, naka-incorporate siya sa flexure, diba? Diba yung flexure natin, dun yung isang part ng flexure check is yung lateral support condition. Yun yung lateral stability check sa steel. Dito sa timber, nakahiwala yung lateral stability. Yung first two, yung flexure tsaka shear, ang tawag dyan sa dalawang yan are strength requirements. Ibig sabihin ng strength requirement, medyo delikado yan. Ibig sabihin, kapag hindi mo siya na-design ng tama, pwede mag-collapse yung timber structure mo. Pwede mag-collapse, pwede mag-lead ng aksidente or casualty dun sa occupants. Delikado yung flexure tsaka shear. Yung dalawang huli, yung deflection tsaka lateral stability, hindi naman ito ganun kadelikado. It will not push the structure to collapse naman. This is more of serviceability requirement. Katulad nung sa steel, diba? Serviceability ang tawag dyan. It's more of aesthetic. Halimbawa, deflection. Halimbawa, nakita mo yung mga timber beam mo lumulundo ng 3 inches or 4 inches. Hindi ba nakakatakot tignan yun? So, kung yung kliyente mo mapansin yun, sabihin ng kliyente mo, ba't ganyan yung mga biga ko lumulundo ng ganun kalalaki? So, ikaw, kahit ikaw structural engineer, pwede mo bang sabihin sa kliyente mo na, ma'am, wag po kayong magpanik, wag kayong matakot. Safe naman po yan sa flexure tsaka shear. Na-calculate ko po, ito po yung calculation. No? So, hindi sila maniniwala sa iyo for that kasi nakikita nila lumulundo ng malaki. Kahit pakitaan mo ba yan, sir, nag-staad po ako dyan, nag-sap software pa po ako dyan to solve for that. Hindi ka pa rin paniniwalaan kasi nakikita nila yung effect. So with that, hindi mo siya mako-convince na safe yung structure. So that's why isinama na rin yan sa requirement, yung deflection. Yung pangapat, yung lateral stability, ano ba yung effect? Ano ba yung bad effect ng lateral instability ng beam? Diba yan yung lateral support, kulang sa lateral support that leads to nagbabibrate yung flooring. Ganon din sa steel. Kapag kayong steel beams mo are laterally unsupported, pagka lumakad ka sa ibabaw ng flooring supported by steel beams, yumayanig yung flooring mo. Ganon din sa timber. Mayanig, nagbabibrate. Pag tumulon ka, as in nagbabibrate yung flooring mo ng ganon, ang tawag doon are lateral stability problem. So, hindi naman magko-collapse yung building mo for that. Diba? Katulad ng I don't know kung nadadaan kayo sa Gateway Mall sa Cubao. Yung Gateway Mall sa Cubao is actually a steel structure yun. Pagka umakit ka dun sa mga upper floors, non-fourth floor or fifth floor, basta sa taas na floor, pagka naglalakad ka dun, maging sensitive ka lang, mapapansin mo na yumayanig yung nilalakaran mo dun. Kasi this is a steel structure. So yun yung problema or yun yung downside naman ng timber, steel at saka ng timber. No? So in terms of lateral stability that causes excessive vibration, compared sa concrete, ang concrete kasi massive. Eh. So yung absorption ng energy ng concrete malakas. Eh. Kaya hindi mo ramdam kadalasan yun sa concrete. Pero sa steel and timber, ramdam mo yun, lateral stability. So we cannot, sometimes we cannot afford to totally eliminate those vibrations. Pero we need to arrest, we need to minimize. And para mo ma-minimize or to arrest these vibrations, kailangan mo mag-provide ng lateral support. Diba sa steel beams, naglalagay tayo ng intermediate beams. Yung intermediate beam na yun yung tukod para dun sa main beam. Sa timber, ganun din. Pagka yung timber is laterally unstable or laterally unsupported, we provide lateral support. Ang tawag sa lateral support ng timber is bridging. Bridging ang tawag naman doon. So, kung hindi man natin matotally ma-eliminate yung vibrations, at least we could arrest and we could minimize at least. Okay? Kasi syempre, kapag may project ka, gawa sa kahoy or gawa sa steel, tapos kapag naglalakad ka, yumayanig, parang laging lumilindol, nakakatakot yan para sa part ng occupants. No? So, kahit sabihin mong wag kayong mag-alala kasi pasado naman po yan sa structural requirements, serviceability problem lang po yan. Oh, hindi naman nila maintindihan yan. No? So, as a structural engineer, we need to address both structural requirements and serviceability requirement. Kaya lahat sila importante para sa atin.
Okay, so this in the figure that you can see in the right side, so typically we have the timber floor joist, ito. Tapos they usually supports the flooring, no? Yung flooring kadalasan na ginagamit natin diyan, yung TNG na tinatawag, tang and groove. Tapos yung pinaka floor joist natin supported by, it could be a wall support or it could be a girder. Girder is a beam supporting another beam. And tapos may spacing usually ang mga floor joist. So for flexure, so ito yung mga apat na requirements, isa-isayin natin, no? So pagka flexure, dapat yung actual flexural stress, FB, which is MC over I, as we know, diba, from strength. Yan yung sinasabi ko na majority of the concepts are already discussed as strength, MC over I. So flexure formula, or it could be M over S, diba? You just have to compare it with the allowable, capital F sub B. Yan yung allowable bending strength niya. Yung capital FB, sa steel, diba, ang dami niyan. Sa steel, paano makuha yung capital FB? Ang haba niyan, diba, yung case 1, case 2, etc. Sa timber, given na siya in terms of KSI, PSI, or megapascal, pwede mong i-convert from the timber manual. Depende kung anong klaseng kahoy yung gagamitin mo, makikita mo na siya manual, automatic. Sa problem, usually, binibigay na yan, yung given na yan. Tapos pangalawa, you have to check it also against shear. Now, iba ang shear stress na kinoconsider kapag ka-timber compared sa concrete or steel. Meron tayong tinatawag na vertical shear stress at saka horizontal shear stress. Ang vertical shear stress, ang formula niya is V over A. Diba? Parang sa steel, diba? V over A ang formula natin for shear. Ano yung A? Area of the web. Diba? Yung D times DW. Sa timber, dalawang klase ang shear stress that we need to consider. Isang vertical shear stress at saka isang horizontal shear stress. Okay? So, yung unang formula, ito, vertical shear stress. Yung pangalawang formula na to, yung VQ over IB is the horizontal shear stress. Okay. Explain ko yan further mamaya. Tapos yung pangatlong equation naman, requirement naman is the deflection equation, requirement in such a way that we have to calculate for the maximum deflection on the timber beam, just compare it with the allowable deflection. Yung allowable deflection naman, it could be expressed in terms of the span, L over 360, L over 240, L over 180. Etong mga allowable na to, usually sa problem given yan. Pero sa actual, usually, this is dependent on how important deflection is on your timber beam. Halimbawa, ang parating kong example dito yung bowling alley. Kunwari, may bowlingan kang i-design wherein yung bowling alleys natin is nasa second floor, kunwari, and it is supported with a timber beam, kunwari. O, syempre, kung bowling alley yan, bowlingan yan, iaalaw mo ba na yung bowling alleys mo would be deflecting? Siyempre, hindi. Kasi, siyempre, pag initya mo yung, binato mo yung bola doon ng bowling, di ba? So, kailangan perfectly horizontal yun. Kasi, pagka lumundo yung beam na yun, pwedeng magsag yun. Of course, hindi pwede yun sa bowling. So, for that specific case, very important yung deflection. Okay? Plus, another example, kapag, halimbawa, meron kang structure na or building or kahit residential lang na kwarto, tapos yung pinakakisamin mo, lalagyan mo ng mga glass panel, okay? So, syempre, yung glass, pwedeng mabasag yan. Syempre, kung i-installan mo yan ng glass, tapos yung glass naka-angkla dun sa beams mo, of course, dapat hindi mo dapat i-allow yung beam mo to be deflecting too much. Kasi pag nag-deflect too much yung beam mo, basag yung mga glass panels mo for that case. Okay? So, kaya ang ginagawa dun, dapat non-structural. Hindi mo siya ilalagay or i-adjust mo yung pinagkakabitan ng glass mo, hindi dun sa beams na magde-deflect. Or, pwede mong ikabit yun sa pinaka-beam mismo, pero you will not allow, you should not be allowing the beams to be deflecting too much. So, that is regarding deflection requirement. Tapos, yung pang apat is lateral stability. This is to check if the beam is laterally supported, partially supported, or laterally unsupported para siyang steel din. So, kaya lang pagka-timber, mas madali ang mga limits natin para mo ma-identify kung fully supported ba siya, partially, o kaya unsupported. Napakadali lang. L over B ratio lang. Tapos yung mga limits niya, 20 tsaka 40. Ganun kasimple. And like yung steel, diba? Ang daming equation. May LB, may LR, may LP, etc. etc. Ang daming mga parameters and factors to be considered. Sa timber, napakasimple lang. So I will show that to you later on. Okay. Now, for the lateral stability check, ito nga pala siya, no? Tatlong cases yan. Yung unang case is kapag yung L over B mo is less than or equal to 20. So, 20 is unitless kasi this is a ratio
of L over B. Yung L is the unsupported length. Yung B is the width of the section. Halimbawa, diba rectangular yung section naman natin ng timber timber joist natin. So, diba, 2 by 5 inches. So, yung 2, yun yung base. Okay? So, kapag ka L over B ratio mo is less than 20, sabi nito, there will be no reduction in the fiber's flexural strength. So, kung ano yung capital FB mo na nakuha sa manual, yun pa rin yung allowable bending strength niya. Hindi na babago. Kaya FB prime equals FB. It remains the same. Yung pangalawang case, so yung first case, yan yung laterally supported. Yung pangalawang case, kapag yung L over B ratio mo is nagre-range from 20 to 40. 20 to 40. So, ang tawag dyan, laterally, partially supported na yung case 2. Partially supported na yan pagka 20 to 40. And according to timber code, there will be reduction in the fiber's flexural strength. Nababawasan na yung flexural strength natin, yung capital FB, mababawasan na yun. Kasi because of partially supported condition. Eh, paano mo malalaman yung reduce, na-reduce? Yun yung FB prime. Yun yung reduced na bending strength can be calculated as the original FB, yung nakuha mong FB kanina, imumultiply mo lang siya ng factor na 1 minus K L over B. Yung K, that is the reduction factor that came from these values. 1 over 90 or 1 over 80 or 1 over 120. Depende kung anong klaseng beam meron ka. Ang kadalasan naman dyan yung 1 over 90 parati. Simple beam with uniform load. Ayun, so mare-reduce siya. From the original FB, bababa yung value mo to FB prime. So once na bumaba yung FB mo to FB prime, i-check mo ulit. Babalikan mo ngayon yung bending shear, yung unang requirement natin, which is flexure requirement. I-check mo, baka mamaya mag-fail na siya dahil na-reduce yung bending strength. Tapos yung pangatlong case is, this is for laterally unsupported. Kapag yung L over B mo is greater than 40 na. Masyado nang unsupported yan kasi L over B mo greater than 40, malaki na yan. So, ang sabi ng code, mag-provide tayo ng bridgings. So, ang pag-provide ng bridgings, para siyang sagrad, kung naalala nyo, diba ang sagrad, lateral support din siya sa purlin? Ganun din yung bridgings, lateral support siya sa floor joist. Ito yung itsura ng bridgings. Oh. Initially, kapag kailangan mo maglagay ng bridgings, unang paglalagay ng bridgings is at the midspan. So, kung ito yung unsupported length mo ng floor joist, lalagyan mo ng bridging sa gitna at L over 2. So kung mapapansin mo, yung mga bridgings naka-alternate siya, nakakalang, nakasuksok doon sa in-between floor joists. So naka-alternate siya, hindi siya pwedeng on the same straight line para mas madali siyang maipako. Kasi pag diretso straight line, it would be hard for us to put connectors like pako or nails. Okay, so kaya inililis ng kaunti para mas madali mo siyang maipako siya. Siyempre, pag naglagay ka ng bridging sa midspan, anong mangyayari sa bagong L mo, bagong unsupported length L mo? Di magiging kalahati na yun, magiging L over 2 na. Tapos i-check mo uli yung L over B ratio mo hanggang such time na hindi mo na kailangan maglagay ng bridgings. Pagka kailangan mo pa rin maglagay ng bridgings, edi from midspan, gagawin mo siyang third points naman. Okay? Pag hindi pa sapat yung third points, lumabas pa rin sa L over B mo, greater than 40 pa rin, lagay ka naman ng quarter points, etc. Okay? So, that is how we check the lateral stability by providing bridgings if necessary. Okay, now, punta tayo dun sa shear. Okay, punta tayo dun sa shear. Okay, punta tayo dun sa shear. Okay, for the shear requirement, 'di ba sabi ko, meron tayong vertical shear. Ang formula doon is V over A. Tapos meron tayong horizontal shear. Ang formula naman natin doon is yung VQ over IB. Narinig niyo na ba yung VQ over IB sa strength of materials? Oh, some of you narinig na, na-discuss na sa strength, pero some students kasi are saying hindi raw inabot yung VQ over IB. That's why I'm explaining it right now. Okay. So yung kahoy, yung timber beam natin, 'di ba? Ang timber beam natin ganito, kunwari ito yung beam. Okay, so ito yung section niya. Yan. Tapos kunwari parehas sila ng kahoy, parehas sila ng haba, parehas ng species, parehas ng dimension, lahat sila parehas. Ang magkaiba lang sila kunwari between these two. So we're comparing, no? Is yung direction ng grain. Okay. So, halimbawa,
ang direction ng grain natin dito sa kanan na kahoy is ganyan, longitudinal. Ibig sabihin, yung direction ng grain ng kahoy, grain is haspe in Tagalog. Okay, haspe ang tawag. So, yung nasa kaliwang drawing ko, vertical shear, ang formula V over A. Yung sa bandang kanan naman, horizontal shear, ang formula VQ over IB. Okay, may dalawa akong beam, timber beams. No? So, yung nasa kanan, yung haspe o yung grains, direction ng grain ng kahoy ko is longitudinal. Ibig sabihin, along sa axis ng beam. Tapos yung nasa kaliwang timber beam ko, ang haspe ng kahoy niya o yung direction ng grain niya, nakaganyan, perpendicular sa axis ng beam. So magkapareha sila ng klase ng kahoy, magkapareha sila ng dimension, magkapareha ng haba, they just differ on the direction ng grain, right? Now, so kung gagamitin ko to as beam, edi meron siyang, kunwari, simple supports na lang. Simple support. So, nasaan ang maximum shear? Diba ang maximum shear dyan nasa support? No? Maximum shear is at nasa support. So, kapag kinonsider ko yung shear failure, pagka nag-shear failure yan dito sa support, diba ang shear niyan vertical? Kumbaga, masisira yung kahoy kung nasaan yung direction ng grain. Kasi mahina ang kahoy dun sa direction ng grain. Eh. So, dun siya mapipingas, vertical. Kasi nandun yung grains direction. Na, nagets niyo ba yun? Na? So, sa kaliwa, ang direction ng putok ng kahoy is vertical kasi nakaayon siya dun sa direction ng grain. Pero kapag dun tinignan mo dun sa kaliwa, pag tinignan mo dun sa timber beam ko sa kaliwa, ang shear force natin vertical, ang direction ng shear force. Pero yung direction ng grain niya is nakahiga. So, sabihin, yung shear force is across the direction of the grain. Diba? Across the direction of the grain. Okay? So, ibig sabihin, kung puputok yung kahoy nito, ang pagputok ng kahoy nito, ibig sabihin ang pagputok ng kahoy nito is yung failure na yun against shear. And pagka nasira to against shear, ang pagputok ng kahoy nito is would be horizontal. Diba? So, puputok siya ng horizontal, which is along the direction ng grain. Kung mapapansin mo yung failure ng dalawang beams na to, ito, ang failure nito is vertical. Kaya vertical shear stress ang gagamitin mong formula. Itong nasa kanan, since ang pagputok ng kahoy niya against shear is horizontal, kaya ang gagamitin mong formula for shear dyan is VQ over IB, horizontal shear stress. Now, tanong. Kapag imagine ninyo yung beam mo gawa sa kahoy, palagay nyo nasaan yung direction ng grain kapag gumamit ka ng timber for beams? Yung kaliwa o nasa kanan? Diba, most of the time, itong nasa kanan ang direction ng grain pagka ginamit mo yung timber beam. Ginamit mo siya as timber beam. No? Kasi, unang-una, napakadalang ng kahoy na makikita mo na ang direction ng grain niya is katulad nitong sa kaliwa. Kasi kung parang mo ma-produce yung ganyan direction ng grain, so that means yung length mismo nito corresponds, this length corresponds to the diameter of the trunk ng punong kahoy. Para mo ma-produce yung ganyang grain, di ba? So, hindi ganun ang pagputol ng kahoy kasi yung length will be equivalent to the diameter of the tree. So, parang madalang yung ganyang case. Unlike yung nasa kanan na figure, yung kanan na timber beam natin, usually, di ba, pagka ito yung punong kahoy mo, pagka kinat mo yan, longitudinal. So, pag gumawa ka ng kahoy, ganyan siya. So, yung grains niya, ganyan yung grains along the axis. So since ganun ang kadalasang grain direction ng kahoy, kaya kadalasan ang ginagamit natin formula pagka timber is horizontal shear stress. Sa steel design, wala namang grains. Wala namang direction ng grain ang steel. Ang steel ang tawag natin doon isotropic. Ibig sabihin, the horizontal and the vertical property ng steel are the same. So that's why mapa-vertical shear stress, horizontal shear stress must be considered. Kaya lang kapag i-check mo yung horizontal at vertical shear stress ng steel, mas lumalabas na malaki is yung vertical shear stress. Kaya sa steel design, so sa steel analysis, ang ginagamit nating formula is yung vertical shear stress. Ganon din sa concrete. Pero sa timber, because of the existence of its direction ng grain, mas ang nag-govern is yung horizontal shear stress. Ba, poste, gagamit ka ng kahoy na poste, hindi dalawang poste. Kunwari, yan, ganyan. Magkapareha sila ng length, dimension, everything, species ng kahoy.
Kunwari, magkaiba lang sila ng direction ng grain. Itong nasa kaliwa, kunwari, ganyan yung grains. Yan, ganyan. Tapos yung nasa kanan, ganyan yung grains. Ganyan. O, pag ginamit mo yan, it's poste, column. Eh, di column, compression yan, diba? Column. So, meron siyang FC, compression. Ang tawag dito sa kaliwa, FC parallel to the grain. Kasi the force is parallel to the direction of the load, diba? Yung sa kanan, ang tawag dyan, yung capacity niya is FC, allowable compressive strength, perpendicular to the grain. So, magkaiba yan. Sa timber manual, meron diyang FC parallel tsaka FC perpendicular. Magkaiba yan, ha? Meron din dito, ito, F shear perpendicular. Meron din na FC perpendicular tsaka FC parallel. F shear parallel. Okay? So, sabihin, parallel to the grain, yung shear. Okay? So, halimbawa, dito tayo sa poste, sino mas malaki, yung FC parallel or FC perpendicular? Sino palagay niyo mas matibay? FC parallel or FC perpendicular? Actually, mas matibay, mas malakas yung FC parallel. Kaya pansinin mo yung mga posting kahoy, ang direction ng grain niya, along, longitudinal. Very rare ka makita ng ganitong poste na ang grains niya, ganyan. Okay, so kumbaga yung nature mismo, kung paano siya na-create, paano siya nagawa, paano na-create yung mga grains, good thing na rin yan, ha? Pabor na pabor sa atin in terms of strength. Okay. So let's have some review of the derivations on flexure and shear. As what I've said, some of you might be familiar with this, so sakyan nyo na lang. Pero some of you hindi to na-discuss strength, so sundan nyo na lang din. Okay, so as the first requirement, diba, is flexure. Sabi natin that the actual flexural stress, which is MC over I, sometimes it could be expressed in terms of the section modulus, M over S, should be less than or equal to the FB, which is the allowable bending strength, which is usually given na to. So let's try different shapes. Okay, let's take rectangular section muna. Okay, pagka-rectangular section of dimension B and D, diba ito yung neutral axis niya. Bending stress is MC over I. So if we want to have the maximum bending stress, so of course, dapat identify natin yung maximum moment. So I assume you know how to identify maximum moment on beams. Kung kinakailangan mag-drawing ng shear and moment diagram to identify for the maximum moment, so gagawin natin yon. Now, ano yung C? C is the extreme fiber distance. And that is, if that is the neutral axis, ito yung C, di ba? Yung C sa taas, same lang naman din sa C sa ibaba. So basically, yung C natin is D over 2. Tapos yung inertia ng rectangle is, as we know, BD cube over 12. So pagka sinimplify natin yan, 12 over 2 is 6. You have the M. Cancel yung isang D sa numerator sa D sa ilalim. So what is left sa ilalim is BD square. I'm sure you're familiar with this, di ba? This is the maximum flexural stress whenever we have rectangular section. 6M over BD square. So that is for rectangle. Okay. Next, let us consider round section. Round section is also common to timber kasi 'di ba may mga lugs nga, mga circular lugs yung section. Let's say the dimension of this circular section is diameter D. So we know that the centroid or the neutral axis is here. Neutral axis. So yung extreme fiber distance niya is ito. Ito yung C.
So using the formula for flexure, FB maximum is equal to MC over I. So again, yung M should be the maximum moment on beam. Ano yung C? C is actually the radius, di ba? The radius of the circle, R. Ano yung inertia ng bilog? If you could remember, the moment of inertia of a circular section is pi R to the fourth over 4. So when you simplify this one, it would be give us 4M, cancel yung isang R, what is left sa denominator is pi R cube. Ito ay medyo hindi to sikat na formula, no? Unlike yung 6M over B square, medyo sikat na formula to kasi kadalasan naman rectangular yung section. Pagkabilog, it's 4M over pi R cube. Kahit hindi nyo memorize tong 4M over pi R cube, as long as you know how to derive it from the MC over I, so wala naman tayong problema ron. Some of you might not be, remember this inertia in terms of R. So, baka yung alam yung inertia ng bilog is in terms of diameter. So, i-drive natin. Pi R to the 4th over 4, yan yung inertia ng bilog in terms of R. So, pagka in-express natin siya in terms of diameter, R is D over 2 raised to the 4th over 4. So, this becomes pi D to the 4th over 2 raised to 4 is 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. 16 times 4 pa, 64. Baka yung iba sa inyo, ito natatandaan na formula ng inertia ng bilog. Pi D to the 4th over 64. Pagka diameter over 64, kapag ka radius over 4. Okay? The next basic shape is triangular. So, paano pagka-triangular naman yung section? Okay, let's say a triangular section is B and the depth is D. And of course, the centroid of a triangular section is here. There you have the neutral axis. And the neutral axis is located at, from the vertex, it's 2/3 of D. From the base, it's 1/3 of D. So if we derive for the maximum flexural stress pagka triangle, so again, from the basic formula MC over I, flexure formula, M would correspond to the maximum moment. Ano ang C? C is the extreme fiber distance. Sa taas, 2/3. Sa baba, 1/3. So yung mas malayo. So that's why we make use of 2/3 of the depth, D. Divided by the inertia. Anong inertia ng triangle? If you could recall, BD cube over 36, diba, pag triangle. So, pagka sinimplify mo yan, 36 over 3 is 12 times 2, 24. You have 24M, cancel yung isang D, natira sa ilalim is BD square. So, this is the maximum flexural stress pagka triangle naman. Again, this formula, 24M over BD square is hindi ganun ka-familiar. No, okay lang kahit hindi nyo matandaan. As long as you know how to derive it, much better yon. Actually, I'm showing you this derivation kasi sa timber design or even sa board exam, kapag naglalabas siya ng timber problem, minsan composite shape. No, combination siya ng mga basic shapes. So hindi siya directly you have to derive for the flexural stress, MC over I lahat ng gagaling. And this is how you derive flexural stresses. Okay, so any question about flexure? Okay, next is I'm going to show you how about shear. Again, as what I've said, pagka timber, kadalasan na shear stress is horizontal shear stress, VQ over IB. Again, this should be less than or equal to the allowable shearing strength parallel to the grain. Now, let us define ano yung VQ over IB. Yung B, yan yung shear force. Kapag ang hanap mo is maximum shear stress, edi kailangan mo identify kung ano yung maximum shear force. Kung kinakailangan mo i-drawing yung shear diagram para mo ma-identify yung maximum shear force, gagawin mo. Okay, yung I,
That is the centroidal moment of inertia. Centroidal moment of inertia. Okay? Tapos yung B, B is the width of the section at the point in question. Again, width of the section kung saan tinatanong yung shear stress at the point in question. Kung saan hinahanap yung shear stress at that point, ano ang width ng section doon? Yun yung B. Tapos yung Q, the statical moment of area above or below. Okay, sulat ko. Statical moment of area. Ano yung sabihin ng moment of area? Area times distance. Statical moment of area, it could be above or pipili ka lang. Naalala niyo yung section modulus plastic? Diba? Section modulus plastic is A1Y1 plus A2Y2. Diba yan yung plastic section modulus? Plus, ibig sabihin, ina-add natin yung area above at saka area below. Dito sa Q dito sa horizontal shearing stress, hindi siya i-add yung above at saka below. Kundi mamimili ka lang R or lang or above or below. So isa lang ang i-consider mo. It's either above or below the point in question. Area above the point in question. Kung saan hinahanap yung shear stress. About the neutral axis. Ibig sabihin ng about the neutral axis, yung distance mo, di ba? Statical moment of area is area times distance. Yung distance mo is parate measured from the neutral axis parate. Remember that. And distance is parate galing sa neutral axis. Okay, so let us derive. Una, rectangular section. Dimension B and depth D. Okay. Ito yung centroid niya or the neutral axis niya. Okay. Now, pagka-rectangular daw, yung FB max daw is located at its neutral axis because of symmetry. Okay. So, kung nasa neutral axis siya, FB max is equal to FB sa neutral axis. So, ibig sabihin, yung point in question natin is neutral axis. Okay. So, V, Q, over I, B. Okay. Isa-isayin natin. Kung maximum ang hanap natin, so dapat yung shear natin i-consider dito is the maximum shear. Yung inertia, ano yung I? I ng rectangle. So, anong inertia ng rectangle? B, D cube over 12 times. Ano yung B? B is the width of the section at the point in question. The point in question is the maximum and the maximum is located at the neutral axis. Therefore, what is the width of the section at the neutral axis? Ano ang width ng section sa neutral axis? Hindi ba width is B rin? So, B pa rin siya. Now, let's have the Q. Okay. Yung Q is the statical moment of area above or below the point in question. Again, the point in question is the maximum and the maximum is at the neutral axis. So, ito ngayon yung FB maximum. Yan yung point in question sa neutral axis. So, if this is the axis in question, where is the area above? The area above is ito. This rectangle above. I shade it with green. So the area is B times D over 2. So that's the area. E pag sinabing statical moment of area, yung area, i-multiply mo pa siya ng distance. Nasaan yung distance? Ang distance ng kulay green na area nandito. Distance measured galing saan? Sabi natin, galing sa neutral axis. So neutral axis. So ito yung distance na kailangan ko. How much is that distance? Di ba D over 4? So times distance is D over 4. So, yan ngayon yung Q natin. So, pag tinanong kayo, what is the statical moment of area for a rectangle? The answer is ito. BD square over 8. Again, pag tinanong kayo, what is the statical moment of area of a rectangle? The answer is BD square over 8. Yan yung Q. Okay, pag sinimplify natin, that would be yung constant natin, 12, tapos ito, 8. 2 times 4 is 8. So, 12 over 8. 12 over 8 divisible by 4. So, we have 3 over 2. Simplest form. Tapos, yung V. Ito, BD square. Now, BD square, sa ilalim naman, is B square D cube. So, natira sa ilalim is BD.
So therefore, we could say, finally, that the maximum shearing stress pagka-rectangle is 3 halves V. What is BD of a rectangle? That's the area. And that is located at saan? Sa neutral axis niya. So ito yung derived formula for the shearing stress of a rectangular section on timber beams. So madali ng tandaan, 3 halves V over A. Again, yung 3 halves V over A, na-derive yan from the VQ over IB. Okay? Question? Okay, next. Let's take a look of a circular section, bilog. Round section. Okay, let's say this is the diameter of the circle is say D. And the centroid or neutral axis is here. So this would be the neutral axis. And because of symmetry, the maximum shearing stress pagkabilog is also located at its neutral axis because of symmetry. Now, so let us derive what is the maximum shearing stress pagkabilog. Okay, so that is equivalent to FB sa neutral axis. And that is equivalent to VQ over IB. Isa-isahin natin. Siyempre, kung maximum ang hanap mo, you have to substitute here the maximum shear. Next, ano yung inertia? Anong inertia ng bilog? Diba? As what I've said kanina, sa inertia ng bilog is, in terms of R, pi R to the fourth over 4. Inertia. Now, ano yung B? Ano yung width of the section at the point in question? The point in question is maximum, and the maximum is located at the neutral axis. So, ito yung FB max na hinahanap sa neutral axis. O, anong width ng section sa neutral axis? Anong width? So, ito yun, diba? And that's the diameter of the circle. Diameter. Diameter or 2R in terms of R. Okay, now, punta tayo sa Q. Q. So, Q is the statical moment of area above the point in question. Again, the point in question is FB max and that is at the neutral axis. So, ito yung point in question. What's the area above? Ito, which is a semicircle. Diba? So, that's the area above. So, the area above is semicircle. Anong area ng semicircle? Pi R square buong circle divided by 2, semicircle. So, that's the area. Kaya lang, kailangan ko i-multiply yan ng distance. Nasaan ang centroid ng semicircle? Diba nandito? Pag sinukat mo siya, measured from the neutral axis ulit. Ah. Diba sabi ko, ang definition ng Q, neutral axis lagi. No, neutral axis ito, neutral axis lagi. So, anong distance ng centroid from the neutral axis? Ilan to? Hindi ba yan ay 4R over 3 pi? Centroid ng semicircle? Or centroid din ng quarter circle, diba? So, the distance is 4R over 3 pi. So, yan yung statical moment of area above. Kahit i-consider mo yung area below, semicircle pa rin yun, at yung distance pa rin niya, ganyan din. So, either lang, above or below, either ways, yan naman din yung lalabas. So, simplify natin. Ano ba? This is 4 and 2. So, cancel yung 2. Magiging 2 na lang to. Ito rin, cancel yung 2. Magiging 2 na yon. So, that would be 2 times 2. So, magiging 4. Tapos yung 3 na tira dito. So, over 3. Tapos yung V, nandyan. Tapos yung pi dito sa ibabaw, makancel lang silang dalawa. Matira lang yung pi dito. Tapos, sa ibabaw, R cube. No, sa ibabaw, R cube. Sa ilalim, R to the 5. R cube sa itaas, R to the 5 sa ilalim. So, cancel yung R cube. Natira is R square. So, therefore, the maximum shearing stress pagkabilog, ang naiwan na lang is 4 halves. 4 thirds rather. 4 thirds. V over what is pi R square of a circle. Diba area siya? So, yan na ngayon ang maximum shearing stress kapag bilog. And where it is located, yung maximum?
at the neutral axis. So yan na lang yung i-remember mo na equation whenever you're asked about shearing stress ng circular section. 4/3 V over A. So madaling matandaan, pagka rectangular, 3/2 V over A. Pagka bilog, 4/3 V over A. And the locations of the maximum shearing stress are both located at the neutral axis. Okay? Let's have the third section. Let us consider triangular section. Okay, so let us consider this the triangular section, base B. Ang overall depth niya is say D. D. Ang center of gravity niya or neutral axis is here. Neutral axis. And that is located at 2/3 of dirito plus 1/3 of dirito. Neutral axis. Okay? Now, the maximum shearing stress kapag triangular, this time, because of unsymmetry, ay wala siya, is not at its centroid. Wala sa centroid. Kung wala sa centroid ang maximum, the question is, nasaan? Wala raw sa neutral axis eh. Nasaan? Okay, so magde-designate tayo ngayon. Mag-assume tayo. Kunwari, nandito yung FB max located sa kulay green na line. Okay? So, hindi natin alam kung nasaan yung location. So, let us locate this as at, let's say, this distance from the vertex, say Y. Again, the location of the maximum shearing stress, yung kulay green na line, is at Y distance measured from the vertex. So, yung Y na yan, hindi natin alam kung nasaan. If I call this as Y, let me call this as X. X, yung horizontal distance dun sa triangle. Siyempre, habang nagbabago yung Y, nagbabago rin yung X. Okay, so derive natin. VQ over IB. So yung V constant yun, maximum, kung hanap natin maximum, so we just have to put in there the maximum shear. I, ano yung I? Inertia ng triangle. Oh, inertia ng triangle is constant, diba? BD cube over 36. Ano yung B? Width of the section at the point in question. Ito yung point in question, no? Take note, ha? Ito yung point in question, yung green. Pero yung neutral axis natin nandito sa pink. Magkaiba sila ng position. Unlike yung previous rectangle at saka circle natin kanina, yung neutral axis at saka yung maximum FB location, nagko-coincide kasi nasa neutral axis. Ang iba rito sa triangular, yung location ng maximum shear stress, iba sa neutral axis. So they are of different points. Okay. So yung B dito sa VQ over IB, is the width of the section at the point in question. So, anong value ng B natin? The width of the section at the point in question. The point in question is FB max, and we assume that the FB max location is here. So, ang width ng triangle doon is X. So, X to. Now, ano ngayon yung Q? Q. Q is the statical moment of area above the point in question. This is the point in question. What's the area above the point in question? The area about the point in question is this, triangular area, right? Or kung gusto mo, area below. O, anong area below the point in question? Trapezoid, diba? So, pwede rin to, trapezoid sa ilalim. So, sino mas madali? Of course, mas madali yung triangle above. Pero kung gusto mong magpasikat, so pwede mo i-consider yung trapezoid na area below. Pero wag na, baka kasi magkamali pa. So, doon na lang tayo sa mas madaling method. So we will consider the area above, which is the triangle. Now, anong area ng triangle? 1/2. Ang base niya, X. Ang height niya, Y. Diba? So yan yung area ng triangle above the
point in question. Multiplied by the distance. Ang centroid ng triangle above is nandito. Distance niya from where? Distance from where? Ang common mistake, ang nilalagay dito, times, ano, one-third lang daw ng y. One-third ng y. Which is wrong. Ang one-third ng y kasi, dito lang. From the point in question. Eh, diba sabi ko kanina, ang definition ng Q is the statical moment of area above the point in question about the neutral axis. I repeat, about the neutral axis. Ibig sabihin ng about the neutral axis, yung distance is parating measured from the centroid or neutral axis. So the distance should be from here hanggang dito. So yan yung kailangan nating distance. So sabihin, mali yung one-third of y. So murahin ko yung one-third of y. But rather, ano yung distance? Kung ito ay two-thirds of d, ano, ilan to? Ito, kung ito ay y, ito naman two-thirds of y, right? Two-thirds of y. So ano yung distance na to, yung question mark? So that would be two-thirds of d minus two-thirds of y. So yan yung distance. So di yan, di bali yung q. Sundan? Okay, so yan di bali yung q. Yung area, yung orange, yung green, yun yung distance. Distance of the triangle above the point in question measured from the neutral axis. Two-thirds of d minus two-thirds of y. Yun yung distance. Okay, o, pagka sinimplify, cancel lang yung x. X sa taas, x sa baba, maka-cancel lang siya. So matitira is, yung constant, 36. Yung two-thirds dito sa distance, if pwede ko i-factor out sa labas. Maka-cancel yung 2. So maging one-third na lang. So 36 over 3. 36 over 3 is 12. So we have 12V. Natira sa ibabaw is y times d minus y. Sa ilalim, natira is b d cube. And so when we simplify it further, this would become 12v over bd cube times yung y, ipasok ko sa loob na equation. Distribute ko yung y. So this would be d times y minus y square. Okay, so I have this formula for shear stress for triangular section. I could only solve for fb maximum only if we know the location of the maximum shear stress, the distance y. Eh, hindi ko nga alam yung distance y. Hindi ko alam yung distance y. So, paano ko isosolve yung maximum shear stress? O, ganito ang pag-solve niyan. What should be the value of this y when substituted in this equation? It would give us the maximum value for Fb. Ulitin ko. What should be the value of this y when substituted on this equation, it would give us the maximum value for Fb. Diba yung ganong klaseng tanong is solvable by differential calculus, yung maxima, minima? Maalala nyo ba yung maxima, minima nyo? What should be the value of this y? Kapag sinubstitute ko sa equation na to, magbibigay siya ng pinakamalaking value ng Fb. So that's maxima, minima. That is the same of saying getting the derivative of the Fb equation with respect to variable y. If you get the derivative of this equation with respect to variable y and set that to 0, kaya ko ma-solve yung value ng y. And yung value ng y na lalabas na yon, when substituted back dun sa equation, magbibigay siya ng pinakamalaking Fb value. Okay, so gawin natin. So derivative of Fb with respect to y variable is equal to 0. Is equal to derivative of a constant. So constant, diba tinatabi lang natin yung constant pagka derivative. derivative ng d times y in terms of y. In terms of y, yung d constant yan. So derivative of d times y is d. Derivative of minus y square. Derivative of minus y square is minus 2y. Na. So therefore, this would be trivial. So therefore, lobas 0 is equal to d minus 2y. Finally, y is just equal to d over 2.
yun pala ang location ng maximum shear stress. D over 2. Para lang din pala siyang kaparehas ng rectangle. 'Di ba yung neutral axis is D over 2 rin 'yan? 'Di ba? D over 2 rin 'yan eh. Pagkabilog din, ganun din 'yan, neutral axis at D over 2 rin 'yan eh. So pagka triangles, we have derived that the maximum shearing stress is also located at D over 2. So pag alam mo na yung D over 2 location, eh di back substitute na natin. Back sub in this equation. So therefore, the FB max becomes 12V over BD cube times D times Y. Ang Y daw natin is D over 2. Minus Y square, Y is D over 2 square. Ayan. So this will become 12V over BD cube D square over 2 minus D square over 4. 12V over BD cube. O D square over 2 minus D square over 4. 1 half minus 1 fourth is 1 fourth. So this becomes 12 over 4. 12 over 4 is 3. We have B. Tapos yung D square cancel sa D cube sa ilalim, natira is B, D. So yan na yung maximum shearing stress pag a triangle. 3V over BD. Kailan gusto ko siyang iparehas ng format dun sa dalawang rectangular at saka bilog. Diba sa rectangle at saka sa bilog, meron siyang area, V over A. So gawin ko tong area. Kailan ang area ng triangle is may 1 half eh. O, dinagyan ko, insertan ko na 1 half para maging area niya, 1 half BD. Since dinagdagan ko siya ng 1 half, i-multiply ko siya ng 2. Kasi 2 times 1 half is just 1. So, it doesn't change the equation. So, finally, anong nangyari? The formula for maximum shearing stress pag a triangle is 3, plus may 2 na lumabas doon, V, and you have the area of the triangle. And where it is located? At D over 2. So, yan yung derived formula pag a triangle. So, to summarize, these are the three basic shear formula sa timber. Pagka rectangle, 3 halves V over A, kapares siya ng triangle, 3 halves V over A din. Pares sila at D over 2 yung location, pero ang difference nila yung area. Area ng rectangle is BD, ang area ng triangle is 1 half BD. Tapos pagka circular naman, madali lang tandaan, 4 thirds V over A naman. And again, the location is at D over 2. That is how we derive for the shearing stress of the three basic shapes. Kailangan nyo matutunan yung pag-derive kasi what if I'll give you a T-section? Oh, kayo na bahala mag-derive niyan pagka T-section. So, pagka sa T-section, hindi pwedeng 3 halves V over A. Hindi naman yung rectangular. Eh. Hindi rin yung bilog, hindi yung triangle. So, ang gagawin mo rito is back to basic. Mag-BQ over IV ka. You have to specify for the Q, the inertia ng T-section, and the width. So, tsaka from there, you could derive for the shearing stress. Okay, ambawa, hollow. Rectangular nga siya, pero may butas sa gitna. Oh. Siyempre, hindi mo rin pwedeng gamitin basta-basta yung formula ng 3 halves V over A. So, you have to use VQ over IV ulit. How? Oh, katulad nung ginawa natin dito sa tatlong basic shapes. For my second sample problem, so it is an analysis of timber beam. So we have two students from this class has to carry a 6 meters wooden plank. So the length of the wooden plank is 6 meters. Tapos yung cross section daw niya, yung cross section niya is 50 by 200. So it is a rectangular cross section, no? So 50 by 200. Okay, with 2 bags of Portland cement placed at the midspan. So, bubuhatin yung dalawa, tapos meron daw dalawang bag ng semento sa gitna ng kahoy. The unit weight of the wood is given. Whenever unit weight of timber is given, ibig sabihin yan, ang implication yan, you have to consider the self-weight. And that self-weight of the timber will act as a uniform distributed load on the beam.
Allowable shearing stress given. Allowable bending stress is also given. You're asked to check if accident will happen. Accident happens when there is a structural failure. Structural failure consists of flexure failure o kaya shear failure. So in short, you have to analyze, you have to investigate this lumber. Kapag binuhat ninyong dalawa, magfa-fail ba siya sa shear or magfa-fail siya sa flexure? Pag may nag-fail isa man sa kanila, accident is considered happen. Okay. So basically, unang tanong pala, paano nyo ito bubuhatin? Paano nyo bubuhatin yung 6 meters na length? As you can see from the from the figure, I just consider them a simple beam. Ibig sabihin, the hinge roller supports these are the two students who will be carrying the plank. Sila yung dalawang tao na bubuhat sa dulo-dulo. I don't know if you could consider if this would be the 6 meter length. I don't know if you could think of pwede ba tayong pumwesto in a certain point within the 6 meter length in such a way that the moment, the maximum moment that will be developed on the beam would be minimized. Are you familiar with that? Again, alam niyo ba na for a given certain length of beam, there are two points on the length wherein you could position your supports so that the maximum moment on the beam, on the given beam, will be minimized. Ang tawag doon are the two pickup points. And you will find out that those two pickup points are not located at the dulo-dulo ng beam. Katulad ng ginawa natin dito, dulo-dulo yung tao na bumuhat. Okay, so actually, para mo malaman yung two pickup points location, ginagamitan siya ng differential calculus din. Kumbaga, where should be these supports be placed? Let's say at X distance from the ends of the beam in such a way that the moment to be developed would be minimized. And if I remember it right, that X distance is around 0.21 of the length. Yan yung ginagamit ng mga contractor kapag ka nagkakasa sila ng mga beams, girders sa site. Like those yung yung mga girders sa flyovers, yung mga sa MRT, 'di ba mga precast 'yun? So pagka deliver sa site, nakahulma na yung girder, tapos binubuhat ng crane, kinakasa dun sa dapat paglagyan. Then kung mapapansin mo, pagka binubuhat yan ng crane, hindi yan pinipick up sa dulo-dulo. Sa halip dito siya pinipick up. So may cable dyan, tapos doon siya bibit-bitin ng tower crane. At least two points. Ang tawag doon, two-point pickup. Hindi sila nagbubuhat ng mga girder sa dulo-dulo. Sa dulo-dulo ganyan. No yan. Kasi pagka sa dulo-dulo mo siya binuhat, the maximum moment on the girder caused by the uniform self-weight is WL square over 8. Diba? Due to uniform load, WL square over 8. Whereas kapag ka doon sa two pickup points mo siya binuhat, the maximum moment would be lesser than WL square over 8. And that is proven by nga, maximum minima differential calculus. Okay, sige, kunwari, so most of the time, especially kapag ka mga laborers ang ba, ikaw yung pinaka-supervising engineer, iniutos mo lang to sa tao mo, malamang hindi nila maiisip yung two-point pickup points. No? Hindi nila isosolve. So siguro, para magawa yung utos mo, they will just lift the 6-meter plank and bubuhatin nila yan dulo-dulo sa pwesto. Hindi rin sila malamang magkakasundo kapag ganito yung 6-meter na length. Yung isang tao, dito siya magbubuhat sa dulo. Yung isang tao is somewhere here. Wala sa dulo. Siyempre, argabyado yung tao dito, diba? Kasi mas mabigat yung load sa kanya kumpara dito. Mautak tong taong to kung ganun. Kung mapapayag niya yung kasama niya magbubuhat dito, siya pupwesto rito. Kasi mas malaki yung reaction dito eh. So, alam mo, mag-iisip yung dalawang yan. So, para magkasundo yung dalawang yan, pupwesto na lang yan sila sa dulo-dulo. O, so, to cut the story short, the beam will be lifted by the two
by the two students at the ends. So thus, the beam would be simply supported. So how do we check whether accident will happen or not? So we have to check this against flexure and shear. But before that, we have to calculate for the weight. Yung P, I designated it as P. Yung P represents the two bags of Portland cement. So two, ang isang bag ng Portland cement, as we know, is 40 kilograms. Kilogram is a unit of mass times gravity divided by 1,000 to make it kilonewton. So I get 0.7848 kilonewton to be the magnitude of the P, which is applied at mid-span yan, mid-span. Tapos yung self-weight ng kahoy, 7.5 is the unit weight, times ko siya ng cross-section ng kahoy, which is the 50 by 200, expressed in meters, I got 0.075 kilonewton per meter. So uniform load na siya. So di ba, dalawang klase yung load ko, isang concentrated mid-span, tsaka isang uniform load. Okay, so check if accident happens. So first is flexure. Dapat yung actual flexural stress should be less than the allowable. Yung actual is, as we have derived earlier, pagka rectangular, the maximum flexural stress is this should be 6M over the BD square. So let me correct this one. This should be 6M over BD square. So we have the 6. M is the maximum moment, and the maximum moment would come from the uniform load, WL square over 8. And the maximum moment due to concentrated load at mid-span is PL over 4. By superposition, we just have to add the effect of the moments. Divided by BD square. So substituting the values, okay, then ito kasi is kilonewton meter. Ginawa ko siyang to newton millimeter. Kaya siya may 1 million na conversion factor doon. Okay, so ang lumabas dyan is 4.54. And compare it with the allowable bending stress, which is 8.3. So, mababa ang 4.5 compared to the 8.3. So, that means, okay naman siya sa flexure. So, that means, hindi mapuputol or mababal yung kahoy sa gitna, mid-span, point of maximum moment. So, okay siya sa flexure. The next step that we need to check is yung shear naman, the second structural strength requirement. Okay? So, for shear, ito yung ginamit ko na formula yung dinarive natin. Pagka rectangular, the maximum is 3 halves, V over A. So, 3, yung V is the maximum shear. O, alam naman natin that the maximum shear due to uniform load is WL over 2. Maximum shear due to concentrated load is V over 2. Divided by 2A. 2, area is BD. Substitute values, we got 0.0926 megapascals. Okay? Pagka kinumpirmo yan sa shear, so this should be shear, F sa V, Victorian, is 1.1 megapascal. Ibig sabihin, pasok pa rin siya sa shear. Ibig sabihin, hindi siya masisira at the point of maximum shear sa supports. Walang aksidente nangyari. So finally, the answer based from this calculation or solution is that no accident happened. No accident happened. So, ibig sabihin, nag-safe siya in both flexure and shear. Now, what makes it incorrect? Bakit siya mali? Okay, ganito. Mali yung solution na to kasi when it comes to flexure, di bali ang ganyan na magiging solution mo sa flexure kasi B, ito yung B, ito yung depth, no? So, ibig sabihin, you're considering to carry the section nang nakatayo siyang ganyan. Ito yung B, ito yung depth D. Yung B natin is 50 millimeters, that is 2 inches. Yung depth natin is 200, that is 8 inches. Imaginin mo, 2 inches by 8 inches. Kaya mo bang buhatin yun ng nakatayo, yung section? Kung mabuhat mo siya ng nakatayo ng ganyan, saan mo ilalatag, ilalapag, ilalagay yung dalawang bag ng semento sa gitna? E 2 inches lang ang lapad doon. Paano mo doon ilalagay yung dalawang bag ng semento? Di ba napakahirap? So, kung ikaw yung magbubuhat nito, actually, hindi mo na may isip yun na kung paano mo bubuhatin yung kahoy. Di ba? Nakatayo ba siyang ganyan? Or ihiga mo siya? Pagka nakahiga yung section, ganito ang buhat mo. Pagka nakahiga yung section, ang base mo would be 200. Ang depth na lalabas mo is 50. Magkaiba sila, di ba? So,
Siyempre, yung tao magbubuhat na to, by instinct or by common sense, malamang bubuhatin nila na nakahiga, na nakaganito. So, pagka nakahiga yung kahoy, ano ngayon ang flexural stress niyan? I-resolve natin. Okay, or it is, or is it, eto? Diba? For this flexural stress, 6M over BD square. Yung 6M, parehas lang siya nito. Pero yung BD square, pansin mo, yung BD is time 200, yung depth natin dito is 50. So, ang in-score natin dito yung 50. And lumabas sa shear sa flexural stress is 18 megapascal. And 18 is a lot greater than the allowable na 8.3. That's why dun siya nag-fail. Naputol yung kahoy sa gitna kasi it exceeded the allowable flexural stress. Okay? So, therefore, since nag-fail siya sa flexure, the final answer of this problem should be yes, accident happened. Okay? Sa shear, walang problema kasi pagka sinold mo yung shear, irregardless ng position, kasi ang shear naman is area. Diba? 3 halves V over A. Yung A is B times D. So kahit magkapalit yung B tsaka D, walang problema, walang effect. Pero sa shear, sa flexure, malaki ang effect. Kasi yung B tsaka D, BD square ba or DB square? Okay, so that's the reason kung bakit nag-fail yung lumber natin dito. Sometimes, there are certain problems like this na you need to put yourselves dun sa actual scenario para ma-realize mo kung paano mo isolve yung problem. No, sa actual, ganyan. Hindi puro theoretical. Kailangan common sense din. Minsan kasi, pag nagsosolve tayo ng theory, na-overlook natin. No? So, sa board exam, ganyan din. Marami ding question na ganyan na kailangan iisipin mo, possible ba yung problem na ganyan? So, baka practicality wise, hindi naman possible. So, you have to divert your solution to a practical solution. Okay. So, let's now proceed now dito sa design ng floor joists. Again, floor joists are beams that supports the flooring. So, as you can see from this given figure, ito yung mga floor joists. Nakikita nyo sa figure, tatlo yung floor joists dyan. They are equally spaced with S. Yung S is the center-to-center spacing between floor joists. And the floor joist is supported by the girder sa dito sa harapan. Most likely sa dulo din, meron yung girder na supporta rin. So, pagka nag-design tayo or nag-analyze tayo ng floor joist, kadalasan, it is designated as simple supports. Tapos, yung pinaka-load niya, yung pinaka-flooring. So, as you can see from the given figure, may T and G, tongue and groove. So, ito yung detalye ng tongue and groove. Parang siyang male-female. Yung male portion is the tongue and yung female portion is the groove. So, pagka nagdikit yan, so naka-puzzle like yan, naglalock in na yan. No? So, ganyan yung pinaka-connection detail ng flooring. Now, from this given problem, we're asked to design for the floor joist using Giho wood. Ibig sabihin ng design, pinapa-compute sa atin kung ano yung size ng floor joist na enough to carry these loadings. So, gagamitin daw yung floor joist sa bahay, residential. So, it tells about the live load, di ba? Residential. Yung span ng joist, yung haba, yung length ng beam natin is 3.6 meters. Yung spacing ng joist center to center, 0.3 meters. Tapos yung allowable deflection given, L over 300. Then, I look at the timber manual. Nakuha ko yung property ng Giho na kahoy. Kaya lang, nakuha ko mga bending strength, shearing strength, tsaka modulus of elasticity are expressed in PSI English. I just converted PSI to megapascal. I suppose yun, alam nyo kung paano mag-convert naman ng ganun. Then, take note that the elasticity ng kahoy is nag-different siya in varying species. Hindi siya katulad ng steel na constant na 200 GPA. Ang elasticity ng kahoy, iba-iba, depende sa species ng kahoy. And relatively, mababa ang elasticity ng kahoy kumpara sa steel. O, pansinin mo naman, no? 13,000 MPa lang ang elasticity to compared sa 200,000. Okay, so the first part of the solution of this problem would include the determination of the structural loads. So, I enumerated the dead loads first. Okay, una, kinonsider ko yung dead load ng flooring, gumamit ako ng TNG, at saka yung self-weight na mismo ng floor joist. So, collectively, pagka in-add mo yan, nakita ko sa UBC code, dun sa old code na ginagamit natin, is 10 pounds per square foot. English pa siya, no? Tapos, tinignan ko rin din dun sa UBC code, yung ceiling, kisame, kasama yung pamakuan ng kisame. So, ibig sabihin, ito yung plywood,
plywood at saka yung pinakapamukuan ng kisame, kahoy lahat din yun, 5 pounds per square foot. Tapos since bahay siya, I am thinking of providing permanent partitions using 1/4 inch na kapal na plywood. So that's around 10 pounds per square foot. So from this problem, ito lang yung in-identify kong mga dead loads. So sa inyo, kung magdi-design kayo nito sa actual, you have to enumerate lahat ng ano ba yung nakikita nyong dead load dun sa bahay na i-design mo. So you could consider, you could check the, sa panahon ngayon, you could see it sa NSCP. No? So meron naman doon sa NSCP ng mga different dead loads sa residential occupancy. So i-check mo lang doon kung alin doon yung mga nag-e-exist doon sa project mo, isama mo lahat yun as dead load. Tapos yung live load is residential, sabi, di ba? And ang live load pagka residential occupancy is 40 PSF. Yung 40 PSF, ito yung ginagamit natin na 2 kilopascal or yung 1.9 kilopascal for residential occupancy. PSF lang siya. So yan, from this problem, ito lang yung kinonsider kong dead at saka live load. So 10 plus 5 plus 10 plus 4, 40. So total of 65. Kung mapapansin mo, working loads lahat to, service loads, hindi siya factored. Wala tayong factor na 1.2 for dead, 1.6 for live. Wala tayong ganun sa timber. Pag timber, working stresses lang, service loads lang yung kinikater natin. So yung 65 pounds per square foot, this is floor area. Again, floor area. Area yan sa buong flooring. So kailangan kong kuhain yung load para sa isang floor joist lang. So kung ito ay pounds per square foot, imumultiply ko to ng tributary width between floor joists. Yun yung spacing between joists para siya maging pounds per foot na lang. Pounds per foot is a uniform load na. Pero before I do that, ang ginawa ko is, kinonvert ko yung PSF to metric. Ayan. So yung 65 pounds per square foot, pounds to kilogram, ano yan, 2.2. 1 kilogram is 2.2 or 2.21 pounds. Tapos times gravity, kasi mass yun eh. Ginawa kong weight. Tapos dinivide ko naman 1,000 para maging kilonewton. Tapos yung meter, ginawa kong, yung feet, ginawa kong meter. So yung PSF naging kilopascal, kilonewton per square meter. Tapos minultiply ko siya ng spacing para siya maging kilonewton per meter. Para from floor load, naging siyang uniform load sa isang floor joist. So yan na yung uniform load ko. 0.931 kilonewton per meter. Tapos I have the 3.6 length span, tapos simple supports na lang. Idea, may load na ako. So ang objective ko is to come up with the size of the rectangular floor joist. Ano ba yung kadalasang width ng kahoy na nabibili? Diba ang dedos parate? Kaya ang base na i-assume ko rito is 2 inches. 2 inches is 50 millimeters. So basically, ang hinahanap ko yung corresponding depth, gaano katangkad yung section para maging safe siya sa flexure, shear, deflection, etc. So I start with flexure. Alam ko yung given flexural strength, 1586. So kinumpute ko lang yung ano, yung maximum flexural stress, that is 6M over BD square. So paki-correct lang to. This should be 6M over BD square. 6, the M is the maximum moment, BD square, substitute values. Tapos in-equate ko yun sa 15.86 yung allowable. So ang ano, tapos yung B, sinubstitute ko na B is 50 millimeters kasi dedos nga yung base, diba, ng kahoy. So ang makukuha ko rito, yung depth, D. So yung depth na required, lumabas is 106.83 para pumasa sa flexure. E di, my size is 50mm by 106, wala namang ganyang size ng kahoy. So we'll round it up to the next commercial size. Ang commercial size ng kahoy is increment of 1 inch. So, 25, 50, 75, 100, 100, 125 susunod. So from 106, so ang susunod na commercial size is 125. So yun ang ginawa kong size. 50 by 125, that is 2 by 5 inches. 2x5 na kahoy. So, yan na yung kailangan kong dimension para sa flexure pa lang. So, next is to check for shear. Pagka nag-check ako ng shear, since meron na akong initial size ng kahoy from flexure, ang gagawin ko pagdating sa shear is i-check ko na lang yung adequacy ng kahoy na to na 5125.
So, paano i-check yun? So, you have to check for the actual shear stress if it is less than the allowable given 0.96. Yung maximum shear stress is 3 halves B over A as we derived, di ba? Rectangular maximum, 3 halves B over A, di ba? Na-derive natin kanina. So, 3, yung V maximum shear, tapos 2, area. Area is BD. So, substituting values, we arrive to 0.402. 0.402 is less than the maximum. I mean, the allowable of 0.96, right? So, sabihin, okay siya sa shear. Actually, kalahati pa nga. Eh. More than kalahati yung laki. So, pasado tayo sa shear na so far. So, 50 by 125 yung section natin. The next is the third requirement, which is deflection naman. So, isolve natin yung maximum deflection. I solve for the allowable deflection as given L over 300. L is 3.6 meters expressed in millimeter divided by 300. So, the maximum or the allowable deflection is only 12 mm. So, ganun lang siya kalaki dapat lumundo, 12 mm. So, isolve ko yung maximum deflection. So, alam naman nyo naman siguro yung formula na maximum deflection for simple beam with uniform load. 5 WL to the 4th over 384 EI. So, substitute the values. Yung EIA, bago yung EIA, I mean, yung A is constant for that specific giho na kahoy. Tapos yung I, doon papasok yung dimension ng kahoy. Ang inertia ng rectangle is BD cube over 12. So, doon lalabas yung BD. So, ang lumabas na deflection maximum is 18. As you can see, mas malaki yung 18 kaysa sa allowable na 12. Ibig sabihin, nag-fail siya sa deflection. Since nag-fail siya sa deflection, anong gagawin natin? So, we have to revise or improve the size. From 50 to 50 by 125, gagawin natin 50 by 150 na yung sumunod. From 125, angat tayo ng 1 inch, 150 na. So, 50 by 150. Then, we resolve the maximum deflection using the 150 depth. So, same lang yung deflection equation. Yung 125 dito, pinalitan ko lang siya ng 150 this time. And lumabas na deflection, bumaba na, naging 10.4. 10.4 is now less than the allowable na 12. So, ibig sabihin, pasado na siya sa deflection. So, tapos na tayo sa tatlong requirement. Flexure, shear, deflection. So far, ang prevailing section size natin is 50 by 150. Yung pang-apat na requirement is lateral support condition. Lateral stability. So, paano sinacheck to? Fully supported ba siya? Partially or unsupported? Paano malalaman? Yung L over V ratio. L over B. L is the length, the unsupported length, 3.6 yung buong length. Yung B is the width of the section, yung base, yung 2 inches, yung 50 millimeters. So we got 72. Kung mapapansin mo, diba ang limits ng lateral stability natin is 20, 40. Diba? Pagka less than or equal to 20, fully supported. Pagka nasa between siya ng 20 to 40, partial. Pagka greater than 40, say, like 72, unsupported siya. So for this case, it is unsupported. So anong ginagawa pagka unsupported? Diba? We provide bridgings. Initially, bridgings muna tayo sa midspan. Bridgings at midspan. O di yan, maglalagay na tayo ng bridging sa midspan. Okay, kasama na yan sa design. So, pagka naglagay ka ng bridging sa midspan, i-recompute natin yung L over B. Ano yung magiging bagong L natin pagka may bridging tayo sa midspan? E di makahati yung 3.6. Magiging 3.6 over 2 na lang. So, recalculating for the bagong L over B ratio, so as you can see, yung unsupported length naging over 2 na. Over 50, naging 36. Nasaan yung 36? Diba yung 36? Nasa pagitan siya ng 40 tsaka 20. So, this time, naging ano na siya, partially unsupported because of the 36 the value between 20 and 40. So, partially supported siya. Pagka partially supported yung timber beam natin, nagkakaroon daw ng reduction on the bending strength. So, nare-reduce yung FB. Ang original FB natin kanina, diba, kung maalala nyo, 15 point something, mababawasan daw yung 15 point something na yon. So, paano mare-reduce? We have the given formula for the reduction. FB prime is the reduced is equal to the original FB minus this factor, yung 1 minus KL over B. Yung AB, yan yung original na bending strength, which is 15.86. So, 1 minus, yung K natin is 1 over 90. Again, yung K natin, yung reduction factor, 1 over 90. 1 over 90 siya kapag yung timber beam mo is simple supports with uniform load, which is the usual case. 1 over 90 usual case. Tapos yung L over B ratio natin, 36, di ba? Yun yung 36 L over B. The reduced FB prime becomes 9.5. So from 15.86, nabawasan siya
bumaba siya naging 9.5. Tanong, bakit nababa? Bakit bumaba? Bumaba ang flexural strength dahil naging partially supported yung beam. Nangyayari lang yung reduction kapag meron tayong partially supported. Ayan, since bumaba yung FB natin to FB prime, kailangan nating balikan, i-double check yung unang requirement kanina. Kasi diba yung unang requirement na chinek natin is based from the full capacity of bending na 15.86. E nabawasan siya, naging 9.5. Balikan natin, baka mamaya mag-fail. Okay, so nung binalikan natin, na-recheck natin yung flexure. Sinolve na natin yung 6M over BD square. And lumabas, 8.046 naman yung actual. 8.046, mas mababa pa rin siya sa reduce na 9.5. So, isipin, kahit na-reduce siya, pasado pa rin ang actual flexural stress natin na 8.4. So, therefore, so finally, ang section size na pumasa is 50 by 150. So, yan yung lumabas na size sa design natin. 50 by 150 na Giho floor joist, pero kasama dun sa design is, dapat we have to provide bridgings at mid-span. So, yan yung pinaka-final answer natin. 50 by 150 with bridgings at mid-span. Okay, so going back, halimbawa, dito sa L over B ratio, diba? Kunwari, unang L over B ratio natin, 72, diba? Nung 72 siya, greater than 40, nag-provide tayo ng bridging sa mid-span. Kunwari, nag-provide tayo ng bridging sa mid-span, kunwari, nirecalculate natin yung L over B ulit. Kunwari, nung second time na L over B, ang lumabas na sagot dito, hindi 36, kunwari, 45. Kunwari, instead of 36, 45 yung lumabas dito. Kunwari lang. Pagka 45, that means that is greater than 40. So, anong suggestion ng code? Greater than 40, so you provide again bridgings. So, kung kanina, mid-span, the second time around, since greater than 40 pa rin ang ratio natin, provide again bridgings. But this time, for the second time, papalitan mo yung mid-span. Sa halip, papalitan mo siya ng third points. Magiging dalawang set na yung bridgings mo. Third points na. So, pagka nirecalculate mo yung L over B, edi maging L over 3 na lang yung unsupported length. Kapagka greater than 40 pa rin, hindi sapat ang third points, quarter points. Maglalagay ka ng tatlong set ng bridgings. So, ganun yung paglalagay ng bridgings. Hanggat yung L over B ratio mo is greater than 40, you have to provide bridgings. Kaya lang, minsan, hindi na practical yung tagtad ka na ng actually, yung quarter points na bridging, hindi na siya practical. Kapag ka sinasuggest ng code, may quarter points ka na bridgings, tapos laterally unsupported pa rin siya, it would be better to increase the section na lang. Lakihan mo na yung section, wag ka na magdagdag ng bridgings. No, mas mapapamahal ka pa actually. At saka, in terms of labor cost, matrabaho ang paglalagay ng bridgings. Puputulin mo yun, tapos ikakasa mo, papako mo. Kumbaga, yung labor cost ang talo ka. Okay? So, pero pagka mid-span or third point siguro, pwede pa, lalo na kapag masyadong mahaba yung span ng floor joist mo, acceptable yan. Pero pagka quarter points, tapos hindi naman ganun kahaba yung span ng floor joist mo, so it would be better to increase the size of your section rather than providing maraming bridges. Okay, question? So, yung final output natin would be yan. 50 by 150 Giho floor joist with bridgings at mid-span. So, kung meron kayong bahay, yung bahay nyo is sahig yung second floor, or baka yung mga bahay ng lolo-lola nyo, nag-exist pa yung bahay, tapos may mga floor joist na gawa sa kahoy, try nyong i-compute yung size ng floor joist based from this procedure. You will really appreciate na ganyan yung nangyayari. Actually, pag kami mga timber structure na design at hihingan kayo ng city hall for renovation permit, diba usually pagka mga lumang bahay, renovation eh. Tapos mga timber. So, ganyan yung mga pinapasa nating design calculation na nire-require ng building officials. Questions? Okay, I have here this rule of thumb.
Okay, rule of thumb, ito yung common practice in estimating the recommended depth. No? So, recommended depth of floor joist. Say, in inches. Kung gusto mo magkaroon ng idea ng mabilisang calculation or estimate dun sa depth ng floor joist. Di ba ang floor joist naman is rectangular usually? So basically, yung base niyang parating dito. 2 inches parate. So para mo malaman yung corresponding depth ng mabilisan, you can use this rule of thumb. So this rule of thumb says that the recommended depth in inches can be calculated as, alamin mo lang yung span ng joist in feet. Kuhain mo lang yung span ng floor joist in feet. Plus mo ng 2. I-divide mo ng 2. Ibigay niya yung sagot. Again, hindi yan makakancel yung 2. Ha? Okay, so gawin natin dito sa example natin. Ano yung span ng floor joist dito sa example natin? 3.6. Kailang metro eh. So, convert ko yung meter. Kasi kailangan daw feet. So, isang metro is 3.28. So, yan ang ngayon yung span ng floor joist ko in feet. Plus ka ng 2, divide ka ng 2. So, the answer is 6.904. That is in inches. So, sabihin, you could say depth is 7 inches. So, sabihin, with this problem, you could estimate that the floor joist, you could recommend, say, adopt 2 inches by 7 inches. Tapos, minimum requirement naman is lagi naglalagay tayo ng bridgings, parang sagrads, bridgings at mid-span. Yung mga bilis ang sagrads, thank you.